Pesmesan kasi, parang hindi maganda yung ano. Pag sa akin, sa akin. Raw po. Tawag sa'yo. Parang hindi siya masaya. Parang walang ka buhay-buhay ba yung pagpunta namin na ano yung ipakita man niya. Ano, nilagyan ko siya ng pagkain sa plato. May dala akong kutsinta, may dala akong puto. Niwaan ko siya ng chupon cake. Opo. Tapos ako, kumain ka na. Hindi siya ayaw. Nanay! Masan ka? Ba't nakit... Masan ka po? Kadadating ko lang, galing ako sa barangay. Galing ka sa barangay? Ay, saktong-sakto. Nabigay ng ano si... Sino po? Si Mayor? Sino po? Ay, yung may bit-bitin. Nanay maloo. Magano ng pagkain. Wow! May... Ano po yan? Bigas. Wow! Kapormahan si Nanay maloo. Talaga, Kuya Kim. May bit-bit. Ay, kasama yung Nanay Birman. Kasama ka po, meron ka din. Nasaan po ang inyo? Dito. Wow, naman oh. Talagang may biyaya galing sa, ano, sa gobyerno. Wow! Ilang kilo po yan, Nay? Tatlo siguro yun. Tatlo po. Ay, thank you po, thank you. May, ano, may, sakto po, kakapasok pala lang ni Nanay Mirna, magkasunodan po tayo. Nakapormahan, ano? Ayan, no? Oh. Nagdari sa, ano, punaan pa na kayo. Ay, maas 4 na. Maalas 4 na. Kanina pa po kayo nagpila. Oo. Nagpila. ay, ngayon po, eh, kala ko sa ano, sala ko sa payout sa senior. Kasi senior. Karamihan eh, si lola ko, si mayroon din eh. Nag-payout eh. Nag-payout. Oo po, 6 months. 6 months payout. 1,500. Sa 6 months na yun, meron silang 1,500. Nagpila sila ng madaling araw. Tapos kukunin ang halos 6 months. Sihintay mo si 6 na buwan. Ay ano, 6 na buwan para makuha ang 1,500. Ganyang kalupit. Kami pa, ano, so, umalis ako. Palabas na naman ako. Balabas ka na naman po. Masang ka po sana ulit. Ikaw doon talaga. Dalawa tambay lang doon sa ikaw talaga na yung Mirna, ha? Purkit, purkit, purkit bakunado. Layas. Grabe. Nandun ako sa looban. Ay, doon ka po. Tapos, opo. Para, ako kasi gusto ko kasi nang layas. Daga, simula po nung mabakunahan si Nanay Mirna ay talagang sinusulit. Talagang, para layas siya. Nanay Mirna, upo ka muna po. At tata, naghaba. Ha, kanina ba po kayo nagpila, Nanay Malo? Nag-alis kami dito, alauna. Alauna? Ilang oras? Apat na oras. Ano pong nakuha niyong relief? Yung bigas, noodles, sardinas. Ganun po. Sardinas, dalawang noodles. wala pong tawo dito, yung fast line, yung ano, mga priority lane para sa mga senior, wala po. Wala pa. Talagang pipila ka po talaga, no? Wala pa. Pero malapit nando at. Senior po. Ay, ngayon po. Ay, di ba po sila na-pay out sa senior? Nanay Mirna. Pero mayroon ibibigay sa kanila din ang senior. Mayroon po. Ay, talaga. No? May ibibigay sa Italiano. Kailangan antay lang daw. Ayan po. Ayan. So, dito po tayo. Nanay Mirna, dito ka po. May dala ako sa iyo pang merienda. Merienda mo, oh. Oh. Ayan. Sige, isa tayo dito. Oh. Ako, float. Tapos, ito pong ano. Jollibee. Pinasaya na naman ako. Ha? Anak ko. Ay, ito siya. Nanay Malo, dito ka po, oh. Masaya ito sa inyo po, oh. Ano, mama? Ha? Ay, dito ka po. Ay, opo, dito ka po. Ayan po, kay Nanay Malo. Ayan. Ayan po. Ito po, Nanay. Anak ko ito. Nanay Mirna, pagkain ka po muna dito, oh. Nag-enjoy yan sa pangalaman mo,
po. Binigyan ako 100 ni Jonah Pimentel. Oh, hindi na natin kilala yun. Hindi natin kilala yun. Sige po, Nanay Mirna. Ubo ka muna po. At ayaw, masyado pong malalim ang usaping mga politika sa kaya hindi po tayo makikialam dyan. Ayan, o. Oh. Opo. Oh, so, Nanay Mirna, kain ka muna po. Pwede lang kaming nirindo sa iyo. Oh. Nirindo lang ako ng ano. Tutoy ko. Oh, price. Nagmarindal oh. Ako ng... Ay, yeah, no? Nagmarindal ako ng nilupak. Nilupak po? Ah. Ay, ang sarap nun. Saan ka po? Saan ka po kumain? Ano? Kaninang umaga. Ah, doon. Kaninang umaga, nagtinda si Ilsa. Tapos, sabi ko, tirhan niya ako. Opo. Tapos, hindi nga ako lumabas agad yan. Tapos, asan na yung nilupak ko? Nilupak po? Ay, upos na. Ay, tinirhan kita. Ay, grabe, oh. Mahal-mahal kita, tinirhan kita. Yoy! Nanay Malo. Oh, ano po ito po, oh, sa inyo. Ay, yan. Di po, meron po kami nanay, oh. Bili kami ang rami, oh. Total, nandi, merienda na din. Ano oh, yan po. Nanay Mirna, kumusta naman po kayo? Grabe po palang haba ng pila ninyo. Dati lang. Masaya ako makakita. Nanay Mirna, talaga ay. Talagang namimiss ako ay. Ano? Todo ang yakap ni Nanay Mirna. Ayan o. So, ito, Nanay Mirna, magkain ka muna po. At ano? Pagod-pagod ka sa apat na oras na pila. Gutokin na nga ako. Grabe, hindi ka pa nagkain. Gutok na nga ako pag ano, wow. Kaya nagtimpla ako ng gatas. Wow, man si Nanay Mirna. Hindi pa pala talaga nakakain kuya, no? Nakatayo lang pati sila dun. Nakatayo. Parang ang katawan niya talaga pumapayat. Talaga. Si, sino po? Si, ano, Tatay Tomas. Pumapayat nung... Ay, nung pumunta po pala kayo ng birthday, ano? Napaka-sweet niyo po. Napanood niya? Opo. Napanood niyo po? Napanood ko na yun. Na, pero meron akong ano sa kanya napansin na parang hindi siya masaya. Parang walang kabuhay-buhay ba yung pagpunta namin na ano yung ipakita man niya. Ano, nilagyan ko siya ng pagkain sa plato. May dala akong kutsinta, may dala akong puto. Iniwaan ko siya ng chupon cake. Opo. Tapos ako, kumain ka na. Hindi po siya nag-ano? Hindi siya, ano. Hindi niya pinakita na kumain siya. Kaya nung pauwi na nga kami, ano, sabi ko, parang walang kagana-ganang pumunta kay Tomas pa gano'n ang ano. Ano po kaya yung nakita niya pong dahilan, di na bakit gano'n? Napaliwanag niyo po ba yung reason o yung sadya niyo po kung bakit po kayo naandun? Napaliwanag niyo po ba sa kanya? Sinabi ko sa kanya, pumunta kami dito tatay ano, Tomas kasi gusto ko tambatiin ng happy birthday at saka happy Valentine's sa pinagano sa kanya. Opo. Tapos, yung ano naman, yung nag-ayos-ayos naman kami ng usap. Mm-hmm. Tapos nung bandang huli, nagsabi ko nga, na mauwi na kami, hindi naman kami magtatagal at meron pa akong pupuntahan, may meeting ang senior citizen ka ko. Oo. Alauna ka ako, may meeting ako, hindi ako pwede magtagal dito. Mm-hmm. Yun nga, pag ano na yung paalis namin, sabi ko sa kanya, I love you. Mm-hmm. Hindi siya ko. Yung I love you bang yun, Nanay Mirna? I love you ba yung may feelings pa? Ano po ba yung ibig sabihin ng I love you na yun? Kasi mga kalingap, marami pong ibig sabihin ng I love you eh. Merong I love you as a parent, merong I love you as a friend, merong I love you dahil mahal mo yung taong yun sa hindi mo maipaliwanag na pakiramdam. Alin po ba yun, Nanay Mirna? Well, nasabihan ko siya ng I love you. Tapos wala siyang sagot. Wala siyang sagot. Sabi ko sa kanya, nagsabi ako sa'yo ng I love you, wala kang sinagot sa akin. Tapos sabi niya, nagsagot siya sa akin, I love you too. Naganon siya, I love you too. Mm-hmm. Pero hindi mo, ramdam mo po ba yung sagot niya sa'yo ng I love you too? Ramdam niyo po ba? Hindi. Hindi. Parang madali lang sabi, madali sabihin na madali ano, I love you, ganyan, I love you too. Mm-hmm. Parang sa ano lang,
Opo. Pagkaibigan na, I love you, ganon. Mm-hmm. Yung pag-alis na, I love you, ganon. Yung ibig sabihin ng I love ano po, kasi maraming ibig sabihin ng I love you eh. I love you bilang kaibigan. Para saan po ba yung sinabi nyo na I love you? Ano po? I love you na, sa ano lang. I love you, goodbye, mga ganun. Yung ano, I love you. Ano na, alis na ako. Ganun po. Kumbaga, yung I love you na yun is ingat. Parang yung ano, yung parang yung ano ba tawag dito? Alis na ako, I love you, alis na. Yung parang yung I love you, alis na ako, ganun. Ganun po. Pero wala na pong feelings. Wala na. So yung palang I love you na yun is sa madaling salita, friendly ano, I love you lang. Ano po? Yung ibig ko sabihin na alis na ako, ganun. Inano ko na lang, I love you, ganun. Yeah, talagang maganda naman po 'yun. At yun nga po ay napansin nga ni Nanay Mirna na malaki na po ang pinagpapala. Sabi ko nga, kim ako ng ano. Tama ng, po. Sama ng loob. Tama po, dapat masaya lang po palagi. Ayoko magkim-kim sa manang loob. Ayoko ma-stress. Tama ayoko po. Ng yung mga may isa pa niya na. Alin pa po? Yung bukod sa stress, yung opo. Alin pa po? Parang napakabigat ng dating sa akin. Opo. Parang ano yung binagsakan ako ng langit. Langit po sa ganun. Oo, ganun. So, pero yung may isang ganun na naranasan ko 'yan. Mm-hmm. Kaya nung time na ano sabi ko nga Lord, kung ganito din ang magiging ano ko, magiging buhay ko. Gusto ko na lang sa feeling mo. Naisip niyo po yung Nanay Mirna? Oo. Nung time na stress ako sa buhay. Depressed ka po. Ano po yung mga naiisip? Depressed! Ano po yung mga naiisip niyo noon na nung ikaw po ay depressed? Ano po yung mga, kasi yung iba, ano po, hindi talaga po biro ang depression, ano? Oo. Yung emptiness, yung lahat-lahat, nung parang minsan may bumubulong na sa iyo pero hindi mo alam, eh, no? Bubulong sa utak mo, sinasabing, gawin mo to para magpahinga ka na, mga ganyan po. Dumaan ka po sa ganun, sa sa depression na tinatawag. Ano po yung iniisip nyo noon? Yung sabi ko, walang hello, hindi Nanay Mirna. Ito kasi gusto kong makikinig. Nung time na gusto ko po Nanay Mirna makinig sa mga ganitong usapin, sa mga depression. Dahil kumbaga ito rin ay naranasan ko. Ano po? Kumbaga bilang ano din kung anong naranasan ko din, yun i-share ko din sa mga nakakaranas nito sa ngayon. So ayun po, mas maganda kasi na katulad nito pag nagkakamerong tayo ng depression is laging may dapat kumakausap sa atin. Dapat may, kung gusto nyo pong iiyak, umiyak po kayo. Nang time na wala akong karamay, naghahanap ako ng karamay sa mga kapatid ko. Naghahanap ako sa kanila ng karamay. Wala sa akin, walang nag-ano sa akin. Yung naisip ko na lang na mabuti na lang yung aming pastor nang nasa San Felipe Basad ako nakatira. Nagkausap kami noon, sabi niya sa akin, yung hanapin mo yung taong ito kasi dito makakatulong ito sa iyo. Sabi, sinubukan ko, hinanap ko nga si Ninong Bal ang hinanap ko noon nung time na yon. Punta ako sa call radio, pagtanong ako doon sa mga ano doon sa call radio kung nasaan itong taong ito. Habi niya, mamaya nanay, bumalik ka dito kasi mamaya may programa siya. So yung depression po ninyo noon ay nagsimula nung hindi pa kayo nakikilala ni Kuya Bal. Kumbaga sa mga kapatid po ninyo nagsimula yung depression po ninyo at nagpatuloy po sa mahabang panahon. Oh, ganoon mga kapatid ko, yung nung mamatay yung naging una kong asawa, doon nag-umpisa ang depression ko talaga sa buhay. Sabi ko, wala na akong karamay sa buhay, nag-iisa ako, ganoon. Minsan po Nanay Mirna na
naisipan niyo po ba na nakitilin po ang sarili niyong buhay, mag-suicide? Kasi karamihan po sa mga nakakadanas po ng sobrang depression is kumbaga eh nakakaisip po ng mga ganyan. Oo, naisip ko. Totoo po? Naisip ko yun. Minsan parang anay ko na yung buhay ko kasi sabi ko walang ano, walang may kapatid man ako. Pumunta ako sa kanila, tagihin niya ako sa kanila ng ano, yung ano, yung damay sa ano ko dahil nga nung time na yun, namiisa ako sa buhay, namatay ang asawa ko nga. Walang din nila akong tinulungan. Nagsinulo ko ang mga problema ko. Pero nung time na nag-ano ang Panginoon sa akin, nakilala ko ang Panginoon, habi ko, masarap pa din pala mabuhay. Kahit na po ay bumukas yung bagong pintuan ng pag-asa. Doon po ninyo nakilala ang Diyos, no? Sa mga panahong nasa kadiliman kayo, dala ng depresyon. Walang magdamay sa akin, sa totoo lang ng time na yun. Yan ang tatandaan po natin, Nanay Merna. Yan ang lagi po nating isa sa ulo at isasabi sa Panginoon palagi. Ang salita ng Panginoon, maguluman minsan ang aking pag-iisip. Sa iyo lang ako kakapit. Naranasan ko yan na magulang isip ko noon na walang dumamay sa akin, kundi ang sarili ko lang. Lumapit ako sa Panginoon Diyos. Sabi ko, Lord, ikaw na po. Lumalapit ako sa iyo. Alam mo, ang pinagdadaanan ko, may pinagdadaanan ako sa buhay. Ilang ganun. Ikaw na lang ang lalapitan ko. Sabi ko gano'n sa kanya. Dahil ikaw naman talaga ang ikaw naman talaga ang nag-ano sa ano namin, sa buhay namin. Ikaw ang dumika sa amin. Sabi ko gano'n. Noong makilala ko ang Panginoon Diyos, nagbago ang buhay ko. Hindi na ako nagpapara yung bang nade-depress ako, hindi na. Opo. Kumbaga kaya niyo na pong i-handle ang mga bagay-bagay at mga problema. Tama po. Minsan nga kaya lumalaban ako sa buhay ko kahit ako nag-iisa. Lumalaban ako sa buhay ko kasi nga ang Panginoon ang ayun lang, Panginoon lang ang palagi kong nasa isip. Sabi ko, Lord, habang nabubuhay ako dito, Lord, kailangan ko lang ang presensya mo. Sabi ko gano'n sa kanya. Nagpapasalamat ako sa mga taong ginagamit mong instrumento dahil dito ko sa kanila na naramdaman na may nagmamahal sa akin. Unang-una na po ikaw, Lord. Tapos ito mga taong ginagamit mong instrumento na naramdaman ko sa kanila na minamahal ako nila. Kaya po, Panginoon, mahal ko na din sila. Sabi ko gano'n sa kanya. So, palagi po tayo maging matatag. Ano po? Katulad po nito, Nanay Merna, napakaraming biyaya po. Gigising lang tayo sa umaga, biyaya na yon. Ano po? Yung hindi pa tayo gumising tayo sa maga na may hininga pa. Tama gano'n po, biyaya na po yun ang regalo ng may kapal sa atin. Kaya, bago tayo magtagumpay o makakuha ng mga ganito, ay doon pa lang tayo sa pinakamaliit, dapat natin ma-appreciate. Kaya, thank you Lord sa araw-araw ng mga biyaya ninyo. At syempre, thank you Lord dahil binago nyo si Nanay Merna at hinaplos nyo ang kanyang espiritu. So, ayan po Nanay Merna, masaya ako na nagbago ka po. Noong yung isang araw, opo. Noong isang araw, kasi nagkaroon ako ng yung sama ng loob kay Pastora Brenda. Tatlong linggo akong parang hindi ko pinapansin si Pastora Brenda. Bakit parang naman po? Parang dead man lang, gano'n. Na-attend ako dyan sa church pakatapos ng service. Diba Nanay Merna, si Pastora po ay halos close nyo po at siya po ang tumatanggol sa inyo, tumutulong. Bakit po kayo parang nagkamayroon ng... Hindi naman ako nagalit, parang sumama lang yung parang nanulasa ako. Isa sinasabi ko nga kay Lord, bakit ganito, sinasaktan nila ang damdamin ko. Sabi ko gano'n. Kaya ako kay Pastora Brenda. Dahil yung pagpagamot ko kay Kuya Ronnie, para bagang inano nila.
parang ilan na lang. Parang hindi po ba sila sang-ayon sa ganon? Oo, hindi. Sabi nila, bakit daw nagpagamot doon? Sabi nila, wala raw yun sa Biblia. Sabi nila, wala yun sa Biblia. Wala raw yun yan. Sabi sa akin. Yung bagang ganon, parang ganon ang sinasalita niya. Ba't kit nagkasalita? Habang ako nagdi-discarte naman ako kung saan ako gagaling. Mahanap ako nang ako eh gumaling. Kasi wala naman sila sa akin na nagagawang pinagpipray nga ako nila. Pero ganun lang. Pero sabi nga, pag may pananampalataya ka, dapat may gawa. Hindi siyempre, ako, nananampalataya ako. Pero kailangan gumawa rin ako, nagdiskarte ako kung saan ako gagaling nung karamdaman ko. Tama naman po kayo. Oo. Pasado niya, dapat pag ganyan may sa doktor, sa ospital. Sabi ko nga, sabi niya, sa doktor, sa ospital, bakit yung anak niya noon, nang magkasakit, pinasok sa ospital, dinoktor, pag alis ng bahay, may buhay pa. Pagbalik, wala ng buhay. Bangkay na nang ibinalik sa bahay nila. Sabi ko, siyempre ako, naghahanap man ako na nagdi-discard ako na gumaling yung sa pinuntahan ko, gumaling sa, yung sakit ko, ganun. Tapos, mayroon pa din siyang mayroon pa din siyang sinabi sa akin na ayoko na lang, alam ko pa. Opo, hayaan na po natin. Oh, anyway po, na ni Mirna, ito po, pupunta na rin po kami. Tapos, nung karang linggo, hindi na ako na-attend din ako diyan pero yung lang parang alam niyo na ni Mirna pag siyempre ganyan ayun nga sabi mo kanina lang yan pagsubok lang yan malalagpasan din yan at alam ko naman po na kaya niyo i-handle yan tapos nung isang araw meron dito sa kwarto kung ako alam nakita po, na ano po ano tawag dito alin po dito sa kwarto? Oo, meron akong nakita dyan na puti, maliwanag, maputi na parang usok. Puti na parang usok dito sa kwarto? Oo. Gabing-gabi? Hapon, mga alas dos. Alas dos ng hapon? Alas dos dyan sa kwarto ko. May nakita ko dyan puti. Paano niyo po nakita? Nasaan ka po nun? Nandito ako sa nakaupo ka dito? May nakita ko dito puting yung parang usok. Parang usok siya. Parang usok. Halaki na yung kilabutan ako nanay Mirna. Parang usok siya. Parang shadow na puti. Usok na parang puti. Hala. Tapos nung kakagalit. Baka espiritu po yun. Oo. O kaluluwa po. Nakwente niyo po ba kala nanay? Kaya nakintok kay Pastor Brenda kanina. Opo. Matagal po siya dyan? Oo. Hindi. Parang ng mata. Kisap mata lang po. Oo, yung puti. Pero parang hindi ko gano'n itong pinaganuhan. Tapos kanina naman na madaling araw. Opo. Kanina madaling araw, nakatulog pa ako. May nag-ano sa tinga ko. May nag-ano salita na din. Nanay Mirna. Ganon. Ganon po. Ganunungan ka po. Oo. Natutulog ka ng madaling araw? Talagang Nanay Mirna. Ganon lang siya. Hala. Tapos, kaninang ano ba yung ibig sabihin noon? Tapos din, may sama nga ako ng loob kay Tapos sabi ni pumunta ako kay Pastora Brenda. Umiyak ako sa Pastora Brenda. Pumunta ako dito sa iyo, pinapunta ako ni Lord, sabi ko gano'n. Kasi sinabi ko nga, isang araw, dalawang araw na, hindi ko lang pinansin. May nakita ko doon sa kwarto ko ng usok, tsaka na yung puti ba, upang usok ng isa pagluluto. Yung usok noon, pero parang daan lang baga sa Sabi ni, sabi ni Pastora, si Lord yun. Si Lord John. Tapos kanina ako madaling araw, may nag-ano sa akin, may ano sa tenga ko. Walang iba sinabi na Nanay Mirna. Ganun lang. Walang iba sinabi, ganun lang. Nanay Mirna lang. Tapos wala na. Kaya ako napunta kasi sa Brenda kanina. Grabe. Sinabi ni Lord sa nagsabi. Nagpapahiwatig po siya. Sabi ng Panginoon, anak, mahal na mahal kita. Ayoko nakikita na ganyan ka. Oo, totoo yan. Anak, hindi ko nag-ano. Totoo yan.
Nagpapasalamat ako kay Lord dahil maraming sa karami-raming tao sa mundong ito. Isa ako niya na isa niya akong pinili na ginamit din niya ako na makatulong ako sa kapwa ko. 'Di ba ganito 'yon? Yeah. Dahil sa Bible sabi ko sa John 14, 'di ba nakalagay doon ang ako ang daan at katotohanan. Sabi ko sa kanya, nangyari na din sa akin 'yan. Ako ang daan at naging ako ang daan para ako makatulong sa Mirna, pinamit ako ng Panginoon. Tama po. Lahat po tayo binigyan ng Lord kumbaga ng iba't ibang task na dito sa mundong ito. At yun nga Nani Mirna, yun lang ang ano ko lang sa inyo, lagi po kayong maging matatag sa lahat ng mga pagsubok, sa lahat ng sulernin, may problema man o wala, pasalamat pa rin natin dahil biyaya yon. Ano po, mararamdaman nating buhay pa tayo kapag nakaramdam tayo ng mga pagsubok. Ang pinapaano pati sa akin, Lord, palagi magpakumbaba. Tama po, yan po. Pakumbaba, yan palagi ang inano sa akin, magpakumbaba. Talagang ano, sabi ko kay Lord, sa ano, yung tulungan niya ako na palagi ako magpakumbaba. Kasi di ba, sabi ko, minsan kasi inaabot din ako ng ano ng yung nagagalit din ako. Kasi nga sa kung may ano nga may tao nag-aano sa akin, ganun. Kaya nagagalit din ako, pero opo. Ano, unti-unti na, unti-unting yung wala lang mag-ano sa akin. Opo. Okay naman ako. Ayun po, Nanay Mirna. At marami pa dapat tayong pag-uusapan para kasi na-miss ko kayo, Nanay. Paso, ito, mahapon na, gagabi na tayo. Nanay Mirna, kaya mag-iingat ka palagi. Opo, marami pa kung next time. Salamat na sa pag-ano sa akin. Opo, Nanay Mirna. At ayun po, kain po kayo nito, ha. Mag-iingat ka po, Nanay Mirna, ha. Palagi. Lagi ka pong magdadasal. Ano po? At pupunta na rin po kami ni Kuya Bubong. Nanay Mirna, mag-iingat ka po palagi, ha. Ayan, dito po muna matatapos ang vlog natin, mga kalingap. At ayan, Nanay Mirna, ano pong gusto nyo sabihin sa ating mga manonood? Huling mensahe po. Ang mensahe ko sa mga manonood, palagi nyo akong ipag-ano, dandan din ako ninyo, ipagdasal na din. Kaya na nga akong maging mapayapa ang kalooban ko, maging masaya na ako sa buhay ko. Mm-hmm. Kahit ako nag-iisa sa buhay, kailangan maging masaya na lang ako. Yun na lang. Tapos. Nag-iisa ako. Ako na lang, maging masaya na lang ako.